Konting trivia lang, this is, dito sa place na to, dito rin ako unang nag-press con kami ni Kim, nila Jared, ni Ate Kenz. Dito yung Jowa Bole, 2019. So that was our first project. And then after that, nasundan kami ng 2020 for Ang Babaeng Walang Pakiramdam for the platform that was Viva Max before. So after 4 years na lang kami ulit nagkasama ni Kim at saka ni Gerald. The reason why it's always easy to work with this couple is because they're very intelligent artists. I always count my blessings when it comes to working with smart people. Yeah. Because, you know, madaling sabihin may magaling umarte, magaling umiyak, magaling magpatawa. Pero para sa akin, ang pinaka nagpapagaan ng trabaho ko kapag matalino yung artista. Bongga. So, Gerald and Kim kasi, aside from being good actors, aside from isa ang wavelength namin dahil parehas kaming may background ng teatro, matalino sila. Hindi ko na kailangan i-explain. Plus, ako nga ang gustong mag-away sila eh. Sabi ko, sana mag-promo tayo, kunyari mag-break kayo. Kaso ayaw nila. So sabi ko, sobrang gaan nilang katrabaho, ako rin nag-uutos sa kanilang mag-attitude, ayaw nilang mag-attitude. So ako talaga yung peste sa buhay nila. Pero magaan silang katrabaho, take it from me because they are very intelligent people. Matalino, hindi mo na kailangang turuan. Kumbaga pag nagbibigay ka ng order, dadagdagan pa nila yun ng maraming on top because they are intelligent people. Yan, that's ang ganda na sinabi ni Derek sa inyo, Kim and Jer. No? Oh, pero alam mo, friendship ha, ngayon alam ko na kung bakit gusto mo ako laging ka-chat, ka-usap, okay? Mahilig ka sa intelligent people, yeah. Pero yan, Kim, Gerard, ang ganda ng sinabi ni Derek, ang bongga, oh. Yes. Nakakataba ng puso. Sobra, sobra. Nakaka-high blood, nakakataba ng puso. Ganon, ganong level. Okay? Thank you. Ngayon lang, masarap pakinggan yung ganong papuri. Kasi, bihira ang nakakatanggap ng ganong klaseng papuri. But it's also the same eh, kaya kami nagkasundo-sundo. Same style, same sensibility, same wavelength. Of course, kikita-kita naman natin by his works. Napakatalino rin ni Daryl Yap. So, lahat naman, ang maganda kasi, napansin ko, pag theater artist, parang fourth level na lang na pagtuunan namin ng pansin na makapag-expose ng kung anong kaya namin gawin. It's always the product. Kailangan maganda yung pelikula kasi hodang ganito lang yung gagawin mo. 3 minuto ka lang sa eksena, blah, blah, blah. So I think yun yung kaya kami magkakasundo kasi gusto namin maganda yung pelikula. Ay, ako din. Kailangan complete package, no? Okay. Intelligent pala ako. Kailangan maganda. But seriously, ano po kasi, tama rin kasi yung sinasabi ni Je. I think we talked about this the other day, na iba yung feeling kapag you're in a set na pare-pareho yung gusto or goal ng lahat ng nasa eksena. It's not about you as an artist. It's not about kung ano yung pwede mong patunayan. It's not about kung ano yung gusto mong ipakita sa tao na kaya mong gawin. Pero yung kung ano lang yung kailangan, diba? And I think I am blessed, personally, I am blessed to be able to work with people like that na hindi madamot sa kung anong gustong ibigay sa pelikula, sa proyekto. So, sama-sama. So, kami din kasi ni Daryl, actually, itong pelikulang ito po, aside from, well, of course, yun nga, pagbabalik naming tatlo, reunion namin to eh. It's been how many years na? 4 years. And in between those 4 years, ay nagkaroon ng mga time na hindi kami nag-uusap ni Daryl. For certain reasons. At nagkakaintindihan po kami. Ganun yung level of friendship namin ni Da. So, ang sarap sa pakiramdam na reunion ng magkakaibigan at kaya rin magaan yung pakiramdam na nandun kami sa Korea is pangarap namin yun ni Da.
I remember nandun kami sa taas noon, tapos kabang-kaba kami nung time na press ko ng Jowa Ball. Parang kami, hala, press ko na. Oo nga, tatanungin nila ako, bakit ako yung bida? Tapos magtatanong sila sa akin, bakit ako gumawa ng pelikula? Yung mga ganun, hindi namin alam kung anong sasagot namin sa press ng time na yan. Tapos meron kami ni Dan na, paano kaya kung ano, no, mag-shoot tayo, tapos ibang bansa? Yung mga ganun, hindi yung mga ano lang nakakagawa nun eh, pero hindi yung magagawa natin yun. Tapos ngayon, eto na yun. So, ang sarap lang sa pakiramdam na ito yung nangyayari sa amin as friends and as artists. So, yun.